Maritime Police Zamboanga del Sur, pinaiting pa ang Oplan Salakab 2. Mga operators ng pump boat na hindi nakarehistro, hinuli ng mga otoridad. May detalye si Rian Gindawin. Sa pagpapatpad ng batas, lalo na sa Karagatan, huli sa operasyon ng ilang pump boat operators ng mga sasakyang pandagat na walang rehistro. Kaya sa Oplan Salakab 2.0 sa pamamagitan ng Pagirian City Maritime Station, dumagsasak na ng istasyon ng ilang mga naka-violate sa Pagirian City Ordinance. Yung ating Oplan Salakab 2.0 ay naglalayo na pagtingin ang ating maritime law enforcement operations. Ito ay ginagampanan natin sa buong Pilipinas kasabay ng mga ibang maritime regional units, offices sa ating kapuluan. Dito sa ating lalawigan ng Zamboanga del Sur, nakapagtala tayo ng 19 na bangka na may violations at ating napairehistro. Napagmulta sila ng penalty dyan sa may fisheries divisions ng City Government of Pagadian City at Dumarinaw. Nasabit rin ang mga umabot sa 700 board feet na larawan at bahugan ni sa Purocaimito Barangay Luzon Valley sa lungsod. Hindi naman raw kasi lahat ng mga tumatakbo sa Karagatan ay nakapag-violate sa batas, pero ang hiling lang ng DNR papatupad rito ay laging sundin ang pinaiiral ng mga otoridad. Hindi naman po lahat ng ating kababayan no, ay nakakapag-rehistro. Subalit tayo po ay paulit-ulit na nawagan at patuloy nating ginagawa ang ating seaborne patrol operations. Patuloy po tayong nanguhuli at nanigsisita, nag-verify ng lahat ng mga bangkang pangdagat na dumadaong at umalis magbiso sa ating punalawigan. Pero pag hindi sila nakapag-rehistro, ay ating namang ibibigay dito, no? Dadalhin natin dito sa Bureau of Fisheries ng City ang kanilang mga bangka, ma-impound temporarily. At nang pagkatapos na mairehistro at mabayaran nilang kanilang multa, ay agad na naman nilang ito ay makukuha. Para sa Eagle News, Rian Gindawin, we live in interesting times.